Yun o, bagong Pilipinas. Bago mukha daw muli po, live tayo, Coach Oli News PH. Ayan. Okay, ito po ha, itong magiging topic po natin ngayong araw na ito. Mainit-init pa at siksik, liglig. Marami po tayong topic ngayon. Una sa lahat, syempre, iniwasan ni Boying yung tungkol sa pulbos. Naku, grabe, iwas talaga sila ha. Alright, pangalawa, PBA player, Binaril. Oh, magugulat kayo kung anong dahilan. Pangatlo, Binatilio, nanaksak. Nakakainis ang nalaman nyo ang dahilan, nakakainis. Maiinis kayo sa sitwasyon. Ayan, nanaksak ng lolo. Pang-apat, meron po akong ipaparinig sa inyo. At kayo po ang humusga kung itong statement ba na ito na galing sa isang mambabatas ay napaka-ipokrito. Ha? Mamaya po, kayo humusga. Pero para sa akin, mamaya ko sasabihin sa inyo. Okay. Alright, panglima. Ayan, usong-uso po ngayon. Si Jollibee. Bakit si Jollibee? Ha? Bida ang saya, di ba? O, pabida, pabida, bida. Ha? Ayan. Alam nyo na, usong pabida ngayon. Tingnan nyo po. Ha? Kasi naalala nyo dati sa mga live ko, lagi ko pong binabanggit. Ayaw na ayaw ko si Mr. Announcement. Mas maganda, hindi ka nag-a-announce, nakikita na lang ng tao. Ba, grabe ha, umaasenso. Kesa Mr. Announcement ka, nakakita na po ba kayo ng taong ganyan? Mr. Announcement? O si Mr. Flex? Laging piniflex yung kanyang bago, lahat, accomplishment, lahat. Yan po, isa sa didiscuss natin ngayon. At syempre, hindi mawawala ang Tito Vic and Joey. Mamaya ipapakita ko sa inyo, mas maayos pa tong TVJ, itong Tito Vic and Joey, kesa sa marami nating mga politiko at vloggers. Politiko at vloggers. Bakit? Bakit mas maayos yung TVJ? Mamaya ikumpara natin. At akong aabot pa, ang ating panghuling topic, paiinitin ko yung inyong ulo. Kasi ipapakita ko sa inyo yung favorite, mainit ang kanyang ulo. At ako ay siguradong matutuwa kayo. Kasi paborito nyo yung ipapakita ko . Mamaya po yan sa panghuling topic. Okay. Eto na. First topic po natin. Tevez versus Remulla. Tirada si suspended Congressman Arnie Tevez laban kay Justice Secretary Boying Remulla. Kasunod yan ang pagkalagas ng mga testigong hawak ng DOJ laban kay Tevez. Nasa front line ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Mga palangga, meron na akong ikikwento sa inyo. Relax na rin. Ito ha, na-live ko na tong video na to. Kung hindi nyo pa napanood, panuorin nyo yung live ko kanina ha. Kanina pong hapon yan. Pero i-discuss ulit natin. Kasi sasagutin ito ni Boying. Okay? Relax at nakasando pa si Congressman Arnie. Relax, ha? Napansin din nila nakasando pa. Relax, nakasando, naka-spaghetti. Ako, naka-spaghetti rin si Kong Tevez, ha? Oh, sexy pala. Mas sexy pa siya kaysa kay ano eh. Kay Janice. Ni Tevez sa Facebook video na ito na in-upload niya mula sa hindi pa alam na lokasyon. Sa maikling video, agad binanata ng suspended representative ng Negros Oriental si Justice Secretary Boying Remulla. Oh. Alam niyo, nakita si Bonjing. Wala na, para ng ano. Kung sa Bisaya pa, nabuang na. Ay, nabuang ka na, para si, tinawag si SOJ na Bonjing. Bakit kaya Bonjing? Naku, delikado ka dyan, Kong Tevez. Yung huling tumawag ng Bonjing kay Boying, patay na. O di ba tinawag ni Percy Lapid si Boying ng Bonjing? Siya ang tumawag dyan eh. Naku, loloko. Loloko, Kong Tevez. Nabuang ka na daw, SOJ Boying. Hindi mo na maintindihan kung ano-ano lang sinasabi, wala na sa lugar. Sekretary pa naman. Inilabas ni Tevez ang video ilang oras matapos sabihin ni Remulla na may kumukumpas kaya umatras ang 10 witness ng Degamo case. Hirit dyan ni Tevez. Kung ano-anong sinasabi niya tungkol sa spin master, spin doctor, spin ano-ano. Alam niyo, ang tingin ko ang nagsispin yung utak niya. Pinagsasabi niya yan. Maganda tong komento ni Tambaloslos at Tambalis. Mananalo tong si Kong Tevez for senator. Naku, suportahan din natin ha. For senator, paktay si Boying. Ayan. Suportahan natin. Alam niyo kung bakit? Kasi ang mga senador ngayon, lahat pumayag bukod doon sa dalawa. Pumayag sa Maharlika Fund. Marcos Fund. Ay, hindi ko na alam kung ano yan. Maharlika o Marcos Fund yan.
Sipin mo yung mga senador natin. Eh, pag inilagay mo dyan si Bantag tsaka si Tevez, takot ta. Bagsak yung Maharlika na yan. Yung Marcos fan na yan. Hmm. Ay, naku. Kung hindi naaayon sa gusto niyang script, nagagalit siya. Dagdag pang patutsada ni Tevez? Sa bagay, kung gumagamit ka talaga ng pulbus, wala talaga kahit saan ka ilagay, kahit anong gawin mo, sablay pa rin. Huwag niyo itong tutularan, ha? Huwag kayong magdroga. Alam niyo bakit? Sasama na itsura niyo, masisira pa utak niyo. Palagay ko ito, hindi alam ng mga kabataan. Ito, ha, warning ko sa inyo. Sasama na itsura niyo, masisira pa utak niyo. Ang mabigat dyan, yung masisira yung ano. Kaya po, kung kayo ay pangit na, please lang, pakiiwasan ng droga. Kasi baka wala ka nang iharap na mukha sa publiko. Ha? Ngayon, kung ikaw naman ay gwapo, masisira yung utak mo. Huwag mo ring isipin magpulburon o magpulbos. Pero kung pangit ka na, bobo ka pa, bumoto ka pa sa 31, bay, huwag ka na talaga magpulbos. Papangit ka pa lalo, bobo ka pa lalo. Iwasan ng pulbos. Hindi, ito seriously, sa mga kabataan, mamaya ipapakita ko sa inyo, napakadelikado ang kalalagayan ng Pilipinas dahil sa pulbos na yan. Ginagawa lang natin biro para masaya. Pero in reality, ang lakas ng epekto niyan. Kaya sa mga leaders na gumagamit ng pulbos, mahiya-hiya kayo. Buwelta naman ni Remulla, ipinakikita lang ni Tevez kung anong klaseng tao siya. It reflects his state of mind, his respect for authority, the way he thinks about our society. I think that's self-explanatory. Yung respect niya sa authority, yung sinabi ni Tevez, ang sagot ni Boying ay yung respect niya sa authority at saka yung state of mind ni Tevez. Alam niyo po, hindi yan ang inaasahan kong sagot kay SOJ. Pasensya na po kung ako ay mali ng opinion or argumento. Pero para sa akin, una, sinabihan na siya ni DJ Bantag, nagdadamo yan. Sa media sinabi, nagdadamo yan. Ngayon, sinabi sa kanya ni Tevez, nagpupulbos ka. Ngayon, nabubuo na sa pag-iisip ng tao, may pattern. Buti sana kung kayo ay si Jason lang ni Moira, okay lang, hindi nyo kailangan mag-explain. But being a public official, the people needs to know. Kasi may pattern na po. Always remember that. Ang pagkilala sa tao, may pattern. Pinagbintangan na siya ni Bantag doon, tapos ngayon si Tevez naman. Hindi ka artista na pwede kang umiwas sa issue. Kung artista ka, eh okay lang. Wala kami pakialam sa personal mo. Hindi mo kami responsibilidad para mag-explain. I was expecting, galing kay SOJ. O sige, Tevez. Eh, ganitong sagot. Tevez, patunayan mo yung sinasabi mo na ako ay nagpupulbos. Pag napatunayan mo yan, aalisan kita ng kaso. O kaya ganito, papatunayan ko sa'yo, magpapadrug test ako, papakuha ko yung buhok ko in front of the media. Pero pag napatunayan kung negative ako, uuwi ka. No questions asked. Payag ka sa hapon ko, Tevez. Di ba? Ganun ang... Kasi confident ka, hindi ka talaga nagpupulbos eh. At bilang public official, responsibilidad mo, ipakita sa tao, hindi ka nagpupulbos. Tama po ba o tamang-tama? Hamunin mo ngayon si Tevez. Ako? Payuhan kita, sir. Ha? Kung makikinig. Hamunin mo si Tevez. Papadrug test ako in front of everybody. Ikaw mamili kung saan. Pero panindigan mo yan, pinagsisabi mo. Uuwi ka rito. Huwag ka na maraming explanation pag napatunayan ko. Ganun ang ine-expect kong ano, sagot. Eh kayo ba? Satisfied ba kayo sa sagot ni Boying na yan? Wala siyang respeto sa authority. I'm sorry ha, hindi ko pinagtatanggol si Tevez. But I don't think walang respeto si Tevez sa authority. Baka lang po sa inyo. Bakit po? Kasi matagal na pong sinasabi ng abogado nila na hindi po kayo patas. Tatandaan po natin, ang respect, hindi hinihingi. Ang respect, ini-earn. You earn respect. You don't ask for respect. Baka mamaya may respeto naman si Tevez, sa inyo lang wala. Kasi sa tingin nila, hindi po kayo fair. Totoo man or hindi. But the fact is, hindi natin mahuhusgahan kung walang respeto sa authority si Tevez. Maybe walang respeto sa'yo. That is a different, totally different story. At saka yung sinasabing state of mind ni Tevez. Halimbawa, nagsasabi ng totoo si Tevez. At yan po ay naaayon sa batas. Bakit po? Let's think of Tevez as innocent. Why? Sabi kasi ng batas, until proven guilty, you are innocent. So, paano kung innocente si Tevez at nakikita niyang iniipit siya? Natural. Magagalit yun. Alam mo siya, ang pogi-pogi mo. Nagiging mistiso ka. Saan ka nag-gym? Sumisexy ka. Alam ka naman ganun ang sabihin niya. Sa tingin niya, naiipit siya. Pero sana,
Ako lang ha. Ito, panawagan lang. Ito ay hindi lang kay SOJ. Ito ay sa lahat ng public official. Pagka mayroong questionable sa inyong personalidad about, especially about pulbos, about coke, I think you owe it to the public. I think you owe it to the public who pay taxes na explain, i-prove, patunayan na kayo ay hindi involved. Wag yung, baka bukas mayroon ng result. Galing St. Luke's, negative ako. Hindi ganun. Pag naglabas kayo ng ganun, lalong nagduta yung tao eh. Bigla na lang may result, huwag ganun. That is a no-no. But unless, tama si Ron Ortiz, tama si Tevez, yun hindi natin alam. But people will think eh. Kasi pangalawa na to eh, na akusasyon sa kanya. Ang tatandaan natin, yung anak niya naging involved sa kush na biglang nawala. So, marami. Dapat siguro eh, kung concerned sila talaga sa Pilipino, prove them. Hamunin mo si Tevez. Tingnan natin kung papayag si Tevez. Magkahamunan, ha, di ba? O uwi ka. Papatunayan ko sa'yo, hindi ako nagpupulbos. Ikaw nagpupulbos. Hamunin mo. Hindi, tingnan natin kung anong sasagot ni Tevez dyan. Anong klaseng tao siya? Sa isyu naman ng pagbaliktad ng mga witness, hindi raw kabado ang kalihim at kumpiyansa siyang matibay pa rin ang kaso laban kay Tevez. The recantations are being spoken of as if they were gospel. And mind you, it's not just testimonial evidence. We have real evidence. We have other evidence to prove the case. And it's going to be proven. Simple, no? Meron pa sila, kasi nag-atrasan yung mga ano, meron pa raw sila mga ibang ebidensya. And I hope yung mga ibang yung ebidensya, forensic evidence, hindi salaysay evidence. Kasi pag salaysay evidence, pag nabigyan na naman ng abogado, mag-aatras na naman yan. Sampan nyo na, tagal-tagal. Isipin mo na unahan pa kayo ng maharlika. Dati nang inutos ni Marcos yan sa iyo, ah. Ayusin nyo na yan. O, ngayon, pipirmahan na yung maharlika, tapos na yan, hindi pa tapos. Next tayo, eto naman. Natapos barilin. Yan, PBA player binaril dahil sa 20. Nako, ang lupit ng mga pangyayari ngayon, no? O, eto, para doon sa mga hindi pa kilala si Coach Oli. Coach Oli, bakit may 20 dyan? Etong 20 na to hanggang hindi pa bumababa ang 20 ang bigas sa 20 pesos per kilo. Eto ay mananatili dito. Eto ay senyales ng kapalpakan ng administrasyon na hindi to pa rin ang kanilang pangako. Hanggat nakikita nyo yan ditong 20 pesos na yan, walang isang salita itong administrasyon patungkol dyan sa 20 pesos na bigas. Paalala po yung 20 pesos na yan, ha? Binarel, PBA player, dahil sa 20 ba? Ang binatilyo sa Cebu City. Ang ugat daw ng krimen, 20 pesos. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Iniinda ng dating PBA player na si Eliud Poligrates ang tama ng bala sa kanyang balikat ang bumaril sa kanya. Isang 15 anyos na binatilyo na hindi napagbigyan ng manghingi ng 20 pesos. Nangyari yan nang makasalubong niya ang suspect sa isang barangay sa Cebu City nitong Martes. Actually, may kinuha ako na dumbbell sa aking kaibigan. Nang dumaan ako sa chapel, may bata humingi ng 20 pesos. Tapos di ko siya nabigyan dahil wala akong barya. Natanggihan ko siya. Agad namang nahuli ng mga polis ang namaril na binatilyo. Humingi daw ng 20 pesos, hindi niya nabigyan. Itong PBA player, binaril. Bata, binatilyo. Na itinago sa pangalang Brandon. Umamin ang minor de edad, siya ang namaril kay Poligrates. Pero hindi lang dahil sa hindi siya nabigyan ng 20 pesos. Kwento ni Brandon, idol niya noon ang ex-PBA player pero napalitan ng galit ang kanyang paghanga. Sinasaktan daw kasi siya ni Poligrates tuwing nalalasing ito. Noong isang gabi, lasing siya. Naglalaro kami ng basketball. Sinakal lang niya ako. Pagkatapos niyan, humingi rin siya sa akin ng pera. Tapos, agad niya akong sinakal. Umamin din ang minor de edad na suspect na nakagamit siya ng marijuana nang mangyari ang insidente. Yun na. Okay? Ito, tingnan nyo mabuti ha. Kayong mga nagpapakalat at nagpuproteksyon sa droga sa Pilipinas, mahiyahiya kayo. Eto, bata. Okay, hindi na natin malalaman kasi sabi nung PBA player, nagbigay, nangingi raw ng 20 pesos. Nung hindi niya binigyan, binaril siya. Ang sabi naman nung bata, pag nalalasing, sinasakal siya. Okay? But the fact is, binaril nung bata and also nakamariwana. Okay? So hindi na natin malalaman sino nagsasabi ng totoo. Pero yung tendency ng bata, tatandaan nyo po, ang bata ay hindi yan kasing agresibo ng mga matatanda.
at bakit siya may baril. Kung sino man nagsasabi sa kanila ng katotohanan. Pero tingnan nyo ang koneksyon. Nagmamariwana. Isang maling pinagbabawal na damo, ilagay mo sa isang bata, napakadelikado. Ilagay mo pa yan sa may edad na. Ilagay mo pa yan sa may posisyon na. Di mas delikado. Bata to ha, nakabaril. Hindi na natin isip, hindi na natin mapapatunayan kung sino may kasalanan, yung basketball player o siya. Pero hindi dapat naghahawak ng baril ang isang bata. At hindi ganyan ka-agresibo. Kasi ginagawa kang agresibo ng ano eh. Yumayabang ka eh. Ginagawa kang agresibo ng ano, ng droga. Kaya ba ng konsensya ito ng mga protector? Kaya ba ito ng konsensya ng mga public official na gumagamit? Mahiyahiya kayo sa balat ninyo. Ha? Iyan ang nagiging balitang paikot-ikot ngayon sa Pilipinas. Pulbos, 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 pulbos. Pulburon, pulburon. Cook, cook, cook. Nakakahiya na tayo, nakakahawa eh. Nakako tayo talaga. Paurong tayo eh. Alam mo yung panalo na sana kay PRRD, naubos na itong mga droga-droga na ito eh. Nanumbalik na naman. Kung bakit mainit na, sabaw na, sabaw na! Natapon pa. O sabi niya, kung talagang sinakal siya, ba't di siya nagreklamo sa barangay o police? Correct. At saka walang continuity eh. Sinakal daw siya nung isang kinagabihan, tapos kinabukasan na parang binaril. Medyo malabo eh. But anyway, kung sino man may kasalanan, hindi basta namamaril. Ito'y simpleng, sabi nga ni Tevez, mainitin ang ulo. Pagka nakaano ka talaga, agresibo ka, mainitin ang ulo mo. Pag gumagamit ka ng pinagbabawal. Kinukunan pa namin ng reaksyon si Poligrates sa aligasyong sinasaktan niya ang binatilyo. Pero ayon sa polis, disidido si Poligrates na kasuhan ng frustrated murder ang minor de edad na suspect. Gusto man ang biktima sana mag-file ng complaint. So, nag-prepare na yung ano natin sir for filing of complaint. But again sir, minor siya sir. So, mauwi siya dun sa second chance sa DSWD sir. Mag-undergo siya ng ano, sir, rehabilitation program dun sa second chance. Lumabas naman sa imbestigasyon ng mga pulis na ang baril na ginamit ng suspect ay ipinabebenta lang sa kanya. Involved na. Alam mo number one ano? Number one na pag-uugali ng gumagamit at lalo na yung mga nagsusugal, ano, mahilig magbenta ng gamit. Kasi pagka nagkaroon ng urge, yung addiction nila sa pagsusugal o pagtira, magbebenta ng magbebenta, hindi sa kanya raw pinabebenta. Eh siyempre susunggaban niya yun para may meron siyang pang marijuana. Kahit kayo, alam niyo yun, may mga kaibigan kayo, pitikero. Bakit? Para masustentuhan yung kanyang bisyo. Maraming ganyan. Hindi ko sinasabi lahat mga nagbebenta, baka negosyante lang ha. Baka may online selling. Iba po yun. Yung nagbebenta ng ibang gamit. Ang gagawin nito mga to, magnanakaw ng kung ano-ano. Tapos ibebenta. Para, diretso na. Hindi rin daw ito lisensyado. Tinutugis na ng mga otoridad ang taong nagpapabenta ng baril sa binatilyong suspect. Nagbabalita mula sa front. O, ito pa. Bigla na lang pagsasaksaki ng isang lalaki sa tapat mismo ng kanyang bahay sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang suspect hinihinalang nakadroga. Nasa front line ng balitang yan, si Gary De Leon. Bata na naksak, sinaksak ang isang mama sa tapat ng bahay nila dyan sa San Jose del Monte, Bulacan. Alin ang rason? Again, tama kayo. Pulbos, 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 pulbos. Again, bata. Hindi ko po yan ni-research sa galing sa ibang balita. Ngayon po lang yung gabi, lumabas. Ibig sabihin, ganyan na po katalamak. Nakakarating na sa bata. Kaya kayo, mga protector dyan, mahiyaya. Nakakarating na sa bata. Ang aga ng bata, hindi mabigyan ng chance ng mabuhay ng normal at kagamit-gamit. Sinisira na agad ng kinabukasan. Nakatambay at tila may hinihintay lang sa labas ng kanilang bahay. At 53 anyos na si Rolando Alparo sa barangay. 53. Bata. Gaya-gaya sa Jose del Monte, Bulacan kahapon. Maya-maya pa'y dumating na ang 23 anyos na si Roger Binigay. Lumapit siya kay Alparo at bigla na lang sinunggaban at pinagsasaksak. Nagpambuno pa ang dalawa hanggang sa natumba sila. Kahit nangihina na si Alparo, tuloy pa rin sa pag-unday ng saksakan suspect. May mga tao na padaan sa lugar, pero walang pumigil sa pananaksak. Makalipas ang ilang sandali ay umalis na lang ang suspect na parang walang nangyari. Dead on the spot ang biktima. Sa tulong ng mga CCTV na tunto ng mga pulis ang bahay ng suspect, nagkaroon pa ng komosyon nang pumalag ang suspect. Kita mo, pumapalag pa. Agresibo eh. Hula ko, hanggang ngayon may tama yan. Huliin ka na, papalag ka pa. Agresibo talaga sila. Mainitin ang ulo. Grabe, no? Yung bata,
as early as 23, sira na buhay. Makakapagpangasawa pa ba yan? Kung makakasawa ba, masusuportahan niya. Lalaki, magkaanak, masusuportahan yung anak. Sige, ha? Hindi, sa mga kabataang nanonood nito, ha? It's not cool, really. Hindi porket nakikita nyo sa mga public official, sa matataas na official, gagayahin nyo, hindi. Hindi po cool. Habang isinasakay sa police mobile. Nang madala sa presinto, umamin ang sospek sa nagawang krimen. Tingnan mo. Tingnan nyo. Oh. Tingnan nyo ang mata. Di ba? Ngayon, sasabihin ko, Choli, tinatakot mo taong bayan. Hindi ako. Balita po to ng media. Ine-echo ko lang. Sinasabi ko lang. Kinokomentaryohan ko lang. So whether kuhanin ko yung video o hindi, nakalabas na po yan sa media. So hindi ko tinatakot ang taong bayan. Ginigising ko lang. Oy, kayong mga protector, gumising kayo. Yung kinikita ninyo, eto kapalit. Batang sabog, may pinatay. Batang sabog, papasok sa kulungan, malamang habang buhay pa. Kumita lang kayo. Makabili lang kayo ng kotse, ng bahay. Makakuha lang kayo ng kabit. Makakuha lang kayo ng maraming pera. Eto kapalit. Nakakaya, makatakbo lang kayo sa eleksyon. Tamang nalalaro na ko, baka kumonsen niya po yung ano sa akin yun eh. Baka saksakan na lang din po. Kaya... Hindi pa malinaw kung ano ang motibo sa krimen. Pero hinala ng mga pulis, nakagamit ang droga ang suspect ng pagsasaksaki ng biktima. Nung nahuli siya ng ating mga operatiba, ng ating mga pulis, siya ay lango sa pinagbabawal na gamot. Yun na lang eh. Agresibo, huhuliin ka ng pulis. Ang ordinaryong tao, pag hinuli ng pulis, hindi yan basta magpapapalag. Delikado eh. Papalag ka sa pulis. Nagpapapalag. Lango pa. Lango. At sabi niya ay napaparaning lang siya pag nakikita niya yung tao na akala niya may dalang kutsilyo at sasaksakin siya. Sasampa ng kaso. Grabe, no? Ganyan po napaparaning ang adik. Napaparaning. Anong sabi? Akala daw nung bata, aawatin ng smuggling. Ay, hindi. Hindi yon. Akala nung bata, pag nakikita niya yung tao, sasaksakin siya. May tama sa utak. Eh parang yun ang sinasabi ni Tevez kanina. Yung ano-ano, sabi ni Tevez kanina, masisira ang utak. Parang ano. Hindi, di ko sinasabing si Boying ganun ha. Pero parang may ano eh. Tama yung obserbasyon ni Tevez na masisira ang iyong itsura at masisira ang iyong utak. Luto na ang brain cells. Oo, nag-hallucinate na ata eh. Isipin mo ba naman, makakita ka lang. Nakatayo, akala mo sasaksakin ka. Ay, unahan mo na. Ano yun? Baka lango nga yun eh. Ano yan? Baka yung ano eh. Kasi malaki mata eh. Baka ano yan? S yan, S. S yan tinitake niyan. Tapos syempre, masyado mataas ang energy sa katawan. Sunog na utak. Agresibo eh. Jomar Binay, yan ang tama ng drugs. Tamang hinala. Oh, yeah. May kilala ba kayo dyan? Tamang hinala. Malakas to. Malakas tong partido na ito. Pitikin natin. Toink! Ay, malakas to. Kukontrahin tayo nito. Ligwakin mo na yan. Ganyan ba? Ganyan? Murder and suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Lupit, no? Sabi ko sa inyo eh. Delikado yan eh. Biruin nyo ha. Ngayon, pwede ko po ba kayong kausapin? Huwag po kayong magagalit. Hindi po natin pagbibintangan si Marcos. Hindi po, wala pong bintangan na ganyan. Pero gusto ko lang po tanungin yung 31 million. Are you still satisfied sa style ng gobyernong ito para solusyonan ang pulbos? Kung kayo ay satisfied, okay. Pero kung kayo ay hindi na satisfied sa gobyernong ito, hindi ko po sasabing mag-aklas kayo. Bumawi naman kayo next election. Hindi kayo nakinig sa red flags. Hindi kayo nakinig sa warnings. Dahil dyan, maraming papasok sa kulungan. Maraming mamamatay dahil sa pulbos. Umayos naman po kayo sa pagboto. Huwag na tayo sa apelyido. Tigilan na natin yung pagiging panatiko. Let's be serious about dyan sa... Huwag na nating biruin yung pulbos. Especially sa 2028 na ang usapan ay presidente. As early as now, turuan natin ang taong bayan ang iboboto. Yung tunay na may malasakit labanan ang pulbos. Wala pong mararating ang Pilipinas. Tatandaan nyo yan. Hanggat ang pulbos sa Pilipinas ay kalat. Hanggat tayo ay hindi matututong bumoto na talagang kukontra dyan sa pulbos na yan. Please naman, makonsensya kayo 31. Matuto na kayo. Ha? Huwag na tayo sa apelyido. Doon tayo sa talagang may resibo na kontrahin ang pulbos. Resibo ha? Hindi apelyido, hindi pangako, hindi dakdak, hindi press con, resibo, kontra sa pulburon.
Maawa kayo dahil sa pagiging panatiko ninyo, daming namamatay. Ito ha, meron ako ipaparinig sa inyo. Pakinggan nyo ngayon, kayo humusga kung itong statement na to ay may pagka-ipokrito. Halos lahat ng kongresista para muling patawan ng suspensyon si Congressman Tevez. Nalalagay daw kasi sa kahihiyan na ang kamera dahil sa pagmamatikas ni Tevez na huwag umuwi sa bansa. Nasa frontline ng... Nalalagay sa kahihiyan ang kamera dahil sa hindi pag-uwi ni Tevez. Yan yung statement. Balitang yan, si Marian Enriquez. Hindi natin papayagan na sirain ninuwan ang integridad ng Kongreso. Hindi natin hahayaan na sirain ng sino man ang integridad ng Kongreso. Wow ha? Talaga lang? E yan nga ang binabanggit ni Tevez. Kayo sa Ethics Committee walang umimik sa inyo na ang mag-a-approve ng prangkisa nitong sa may ABS-CBN ay ang speaker mismo ay kasali doon sa kumpanyang yon. Asan ang ethics doon? Asan ang delikadesa doon? Sino ba ang sumisira sa kamera? Sa totoo lang, kayo tanungin ko. Sige, sumagot kayo. Sinong sumisira sa kamera? Si Tevez o si Speaker? Tinatanong ko lang kayo. Kayo sumagot dyan sa comment section. Gumanood kayo ng replay o ngayon, sino sumisira? Masisira ba ni Tevez yung pag-absent niya? O dahil pagsali natin na alam natin unethical, hindi pwede sa batas na sumali ang isang kongreso sa isang kumpanya na sila ang mag-a-approve ng prangkisa? All the more speaker pa. I mean, look who's talking. Ay, kayo musga. Hindi ako. Matatalino naman kayo eh. Kaya nga kayo kongreso eh. Matatalino kayo, di ba? Walang personalan dito. Wala talaga. Batas lang. Ano ba sabi ng batas? Yan ang mensahe ni House Speaker Martin Romualdez kasunod ng desisyon ng Kamara na muling suspindihin sa loob ng 60 araw si Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Tevez Jr. 285 na mga kongresista ang pumabor sa suspension. Isipin mo, botohan sa panibagong parusa kay Representative Tevez. Wala man lang siyang kaalyado rito. Ni walang ni isang tumutol. Yung isa abstain lang eh. 285 pumabor. Grabe, no? I mean, grabe laglagan. Asa na yung mga kaalyado mo dyan, Tevez? 285 pumabor. Wala ka pang kaso. Merami pang kongreso na mas malaki ang mas maraming absences sa'yo. Pero walang nanindigan. 285 to pumabor. Tutol, nada. Alam mo kung anong naiisip ko rito? Marlica fan. Bakit, Coach Oli? Isipin mo, 19 umaprove out of 24. Yung isa lang ang nagtumutol at isa lang ang nag-abstain, dalawang babae. Wow! Lahat kayo sa Senado, type nyo pa, ano? Marlica fan? Ito naman, lahat kayo sa Kongreso, agree kayo sa ginagawa kay Tevez? Wow! Galing nyo. Galing. Bagong Pilipinas. Bagong muka. Pension, walang tumutol habang solong nag-abstain si Negros Occidental 3rd District Representative Kiko Benitez. Sinibak din si Tevez sa lahat ng kanyang komite sa Kamara, kabilang ang pagiging Vice Chairperson ng House Committee on Games. Ano? Lahat, binira na si Tevez. I-shoot to kill nyo ka na kaya. Mag-order na kaya kayo ng, okay, let's order the whole world ng shoot to kill kay Tevez. Lahat na lang ng parusa talagang iipitin si Tevez. Huwag na kayo mahiya, sagarin nyo na. Sabi ni Mario Meres, eh yan nga ang sabi-sabi, nakakatakot eh. Coach Oli, sir, pag may pumalag, walang budget at walang sobre. Totoo ba itong sinasabi ni Mario Meres? Kamara, Senado, totoo ba itong sinasabi? Pag kumontra, wala kayong budget? Kaya oo lang kayo lahat? Yeah, si Tanchoco, bagong Pilipinas, walang muka. Hindi nga, kapal nga ng muka eh. Bagong Pilipinas, kapal ng muka. It's an amusement at miyembro ng House Committee on Legislative Franchises at ng Committee on Nuclear Energy. Ang panibagong parusa ay dahil sa patuloy na disorderly behavior at sa kanyang absence without leave sa Kamara. Sa report ng Ethics and Privileges Committee, sinabi nilang ang pag-apply ng political asylum ni Tevez sa Timor-Leste ay malinaw na pinapakitang walang intensyon ng kongresista na bumalik sa kanyang trabaho. Ito namang ethics, so maging patas lang kayo ethics. Kung tatingin nyo mali yung ginagawa ni Tevez, anong sa tingin nyo yung ginagawa ni Speaker? Ethics Committee. Naunang sinabi ng House Ethics Committee na mas matinding disciplinary action ang ipapataw kay Tevez at isa sa mga parusa ang pagpapatalsik sa kanya sa Kamara. Pero habang hindi pa nangyayari yan, nanawagan kay Tevez ang kapartido niya sa Nationalist People's Coalition. The plea is kung ito mga kapartido niya. Ni isa sa inyo walang tumanggi, isa lang ang abstain. Kapartido niya, ano nangyari sa inyo? O ito speech nila. Please think of this not as an attack on you,
But please look at it as a lifeline. Don't look at it as an attack. Look at it as a lifeline. Lifeline pa ha? E yun nga ang nirereklamo ni Tevez kaya hindi siya makauwi eh. Because of his life. What lifeline are you talking about, representative? Are you kidding me? Aliado mo to, hindi mo alam kung ano yung sinasabi niyang protection sa kanyang buhay. A lifeline, lifeline ka pa. Kung Arnie, take the lifeline. Please, come home. Baliktad. Kaya nga siya nag-lifeline. Kaya nga siya umalis kasi tinate niya yung lifeline eh. Kung hindi nga niya, tinan mo ha. How dare you? Pasensya na po ha. Malamang ito iniisip ni Tevez. How dare you guys na tell me to take the lifeline that you cannot even protect me at kayo ay tumanggi dyan sa aking parusa. Eh umuo nga kayong lahat eh. Ni hindi nyo nga siya napagtanggol. Eh kung papatayin siya, mapapagtanggol nyo ba? Yung kaliit na bagay, wala kayong nagawa kay Tevez. Sa tingin nyo, sorry po ha, hindi po kita kilala, pero representative, sa tingin mo, Tevez will trust your words na lahat kayo ay pumabor? Naman. Pebrero nag-file ng medical leave sa kamara si Tevez at bumiyahe sa ibang bansa. Mula noon, hindi na siya umuwi matapos madiin sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo noong Marso. Sagot ng kampo ni Tevez sa panawagan ng kanyang kapartido, may mabigat na dahilan kung bakit ayaw umuwi ng kongresista. We respect the appeal of his party mates, but maybe they're making that appeal because they are not privy to the information that we have with respect to the personal safety. Hindi sila concerned sa safety ni Tevez. Eh, ilang beses, coach, sino ka para mahumusga kung concerned sila kay Tevez o hindi? Eh, sinabi na nga nung mama kaya siya hindi makauwi dahil sa safety niya eh. Tapos pauuwiin nyo. Hindi ako may sabi nun ha, yung kapartido nyo. Yung ka-classmate nyo sa Kongreso. Kung concerned kayo sa safety, dapat pinapakinggan nyo yung partido nyo, yung classmate nyo. Pinag-aaralan naman daw nila ang mga legal at administratibong hakbang na pwede nilang gawin kaugnay ng panibagong suspensyon na ipinataw ng Kamara kay Tevez. Nagbabalita mula sa Frontline. Hello, who's talking? Next tayo, ito. Ng interes ang Japan Bank for International Cooperation o JBIC na mamumuhunan sa Maharlika Investment Fund. Yun, mga hapon, mamumuhunan sa investment. Nagpakita ng interes na mag-invest at mumuhunan dito sa Maharlika Marcos International Fund. Ay, may announcement sila agad na, no? Pabida kayo agad. Tatawagin ko na kayo Mr. Announcement. Wala pa ba? Interest pa lang. Nag-a-announce na kayo. Ito ay matapos ang pagpapasa ng naturang panukalang batas sa Kongreso. Sa pakikipagkulong ng mga opisyal nito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nais ng financial institution na makipag-partner sa Pilipinas sa energy development. Nais si JBIC Chairman of the Board Tadashi Maeda na tumulong sa renewable energy ng bansa, partikular na sa hydropower, solar at wind. Nag-announce. Hindi ko po pinagdududahan itong mga Amerikano na hapon na ito sa kanilang credibility sa pangako. Pero tatandaan natin, may pangako din eh, di ba? Nilabas ito ng mga Tambaloslos defenders, mga Dugyot defenders. Ano? Yung Toyota. Asa na po? Ang lakas ng announcement nyo hanggang ngayon, wala pa. Ano to? Para ma-justify na epektibo yung Maharlika Fund na yan? Ano ito? Pandagdag sa parating na pangalawang SONA ni Marcos? Ano ba ito? Para kayo mag-a-apply ng trabaho? Para mas marami kayong masulat dun sa anong tawag nun dun? Yung pag nag-a-apply, nakalimutan ko na. Kasi parang ganyan eh. Ako ang dating talaga sa akin ng isang tao na ang hilig mag-announce. Bida-bida. Ayun, resume, pledges. Oh, yan naman si Don Romeo. Don Romeo TV. Oh, ang hilig nila mag-announce. Maganda yan. Basta totoo, may nangyari na ba? Oh, until now, hanggang announcement. Ano yung announcement nyo? Tayo ay mag-aangkat ng sibuyas para bumaba ang presyo. Mababa ba presyo? Kayo ay nag-announce. Tayo ay mag-aangkat ng asukal para bumaba ang presyo. Bumaba ba presyo? Pinagmalaki ang Tamaraw FX. Asan ang Tamaraw? Kayong mga Tambaloslos defenders, ewan ko sa inyo. Okay na ipagtanggol nyo si President Marcos, but be realistic, asaan? Eh puro kayo Mr. Announcement. Hindi lang kayo Tambaloslos defenders. Mga Mr. Announcement kayo, announce kayo ng announce. Wala pang natutuloy eh. Alam nyo kung ba't ako naasar sa ganyan? Niloloko nyo taong bayan. Puro lang kayo announcement. Ang JBIC ay isang policy-based financial institution na pagmamayari ng Japanese government. Sabi ni Robert Benedicto, Coach,
11 years ako sa Toyota Philippines Santa Rosa plant. Hindi totoo na gagawin ang tama raw sa Pilipinas dahil ang ginagawa lang sa planta Innova at Bios lang. Ah, ganun ba? So, na-fake news tayo, Robert Benedicto. 11 years. Oy, 11 years ka na pala dyan sa ano? Sa Toyota. Baka naman pwede mo ako mahingi ng discount. Kasi plano kong bumili eh. Ah, hingi mo akong discount, Robert Benedicto, ah. Oh, mag-usap tayo. Plano kong bumili ng Civic eh. Hingi mo akong discount, ha? Oh, thank you, thank you. May plugging pa, no? Eto, next. Ah. Naglabas ng pahayag ang Tape Incorporated na producer ng Eat Bulaga tungkol sa inanunsyong pag-alis ni na Tito, Vic at Joey. Nag-resign na rin sa Tape ang iba pang hosts ng Noontime Show. Nakatutok si Orby Carampel. Kami po ay magpapaalam na sa Tape Incorporated. Matapos mag... Yan, nagpaalam na sila. O kaya mamaya papakita ko sa... Paalam kahapon ng Eat Bulaga hosts na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon na live na napanood sa YouTube channel ng Eat Bulaga. Ipinost kanina ng misis ni Bossing na si Pauline Luna sa kanyang Instagram stories ang resignation letter na pirmado ng ilan pang hosts ng Eat Bulaga na sina Paolo Ballesteros, Jose Manalo, Maine Mendoza, Riza May Dizon, Wally Bayola, Ryan Agoncillo at Alan K. Naka-address ito kay Romeo Halosos Jr., Ryan Agoncillo at Alan K. Tingnan nyo. Ay, rewind. Ayan yan. Tingnan nyo, ha? Ito. Yes, Jomar, nagjo-joke lang po ako. Okay. Ito yan, ha? Ito, napuna ko lang dito. Pag resign ng TBJ, resign din itong mga to. Yung mga kasamahan nila, resign. Sabi ko, daig pa nitong mga artista ang mga politiko. At daig pa nitong mga artista, mga vloggers. Artista na ito ng mga vloggers. Bakit kanyo? Noong naapektuhan sila, ang kanilang mga bossing, TBJ, umangat sila, lumipad sila together with their boss o kanilang mga katrabaho. And if the boat is sinking, they will sink with their boss. Anong ibig sabihin? May paninindigan. Ang mga politiko, walang ganyan. Pag the boat is sinking, let's transfer to the other boat. Mga politiko, ganyan. Hindi yung... Kaya ako, nabilib din ako nung biglang nag-resign si Sara. Tapos, nag-resign din si Robin Padilla. Kasi successful sila because of that loyalty. Ang loyalty nila nananatili. Kung lulubog ang barko, lulubog sila dun together with the barko. Mga politiko natin, hindi ganyan. Walang paninindigan. Yung ginagawa na lang kay Tevez, ano nang nangyari sa inyo? Wala. At may mga vloggers din ganyan. Kung asa ng views, andun sila. Pag lipat ng views, kaya nawawala ng credibility eh. Pag lumipat ang agos ng tubig, ang alon ng tubig, ang ihip ng hangin, lipat din sila. Pupuri-puriin nila yung boss nila. Tingnan mo to, ha? Hindi ko nababanggitin sino itong mga ito. Halos yakapin, halikan si PRRD. Nung bandang huli, nilalaglag na si PRRD. Bakit? Ang views na kay BBM. Anong credibility na itong mga ito? Daig na daig kayo ng mga artista. Wala talagang patutunguhan ng ano natin. Alam mo, nahahawa na, no? Kung may trapo, dapat meron ding ano eh. Kung may traditional politician, may trabo din. Trablo. Traditional vloggers. Kung asan ang views, nandoon sila. Libayola, Ryan Agoncillo at Alan K. Naka-address ito kay Romeo Halosos Jr., ang president and CEO ng Tape Incorporated, ang producer ng Noontime Show. Ngayong araw, naglabas ng statement ang Tape Incorporated. Ikinalulungkot daw nila ang nangyari kahapon, pero nirerespeto raw nito ang desisyon ng mga host na iwan ng Eat Bulaga. Nagpapasalamat daw sila sa lahat ng mga walang pagod na nagtrabaho sa loob ng 43 years para maging number one ang Noontime Show. Ang tagumpay daw ng Eat Bulaga ay hindi nakadepende sa tatlong tao lang, kundi sa collaborative efforts ng lahat ng talents, crew at loyal viewers. Masaya raw sila sa suporta ng GMA7 para palakihin ang Eat Bulaga upang makapaghatid ng saya at excitement sa mga Pilipino. Sabi pa ng Tape, malungkot daw pero life must go on at kailangan tanggapin ang mga pagbabago. Abangan daw ang mga bagong magpapasaya at magpapatibok ng puso ng mga manonood. Ang pag-alis nila ng mga host ay hindi dahilan para tumigil ang ikot ng mundo. Nakapirma sa naturang statement sina Tape Incorporated President and CEO Romeo John M. Halosos Jr. at Director of Finance Seth Frederick Bullet P. Halosos. Para sa Tropang Halosos pala yan, nakalaban nila, no? So, abangan natin kung GMA Integrated News, Aubrey Carampel, nakatutok 24 oras.
Oy, Flory Casanova, thank you. May ads? Talaga? Oh, ito. May good news ako sa inyo. Yan, panoorin po natin ito. Ito yung paborito nyo. Maraming kasinungalingan lalabas. Kaya, they swore by in their affidavits about what they said there freely in front of lawyers. I will stand by that. I will stand by that. We will present that in court. We will present that. Ang sinasabi niya, we will present that in court kasi nakapagsalita na yung mga witnesses laban kay Tevez. Pero binawi. Pero pasok na daw yon. Kasi naka-sworn sila nung kanilang napirmahan yan. So, valid po yung kanilang salaysay at ipipresent sa court. Ang tagal naman. Yan po yung sinasabi. Tagal naman. Case closed na yan. Ang tagal. Presentan nyo na sa court. Go! Go, go, go. Go, go, go. Present nyo na. And let the court decide. Yes, let the court decide. Present. Not the people. Not, let's not do this by public trial. Let the court decide. So we are waiting na isampa ang kaso. So that's why all of these things about how the case should be decided because of reasonable doubt. Man, you don't know what you're talking about. I'm sorry. I know what I'm talking about. Yeah, we know. Sabi niya. Ah, wala yan. Wala yan. Yung sinasabi ng ano, na hindi yan papasa sa korte kasi hindi ba puputunayan walang reasonable doubt. You don't know what you're talking about. We will see. Sino ang lalagapak? Sino magsasabi kung may reasonable doubt o wala? It shows a conspiracy among the 10 of them that they were really part of the conspiracy when all of them suddenly recant. It just proves our case further that the conspiracy sticks and is there. Mas malakas pa ngayong ebidensya yan na may conspiracy talaga. Don't you think so? I don't think so. I'm sorry, but I beg to disagree. Ang sinasabi dito ni SOJ ay yung 10 nagrecant, binawi yung kanilang testimonya. Baka malaglag pa yung 20, mawalan ako ng pambigas. Binawi yung kanilang statement. Pinapatunayan lang na meron silang connivance. Ika nga. Sila ay nagkakasundo. Lalo pa nilang pinalakas yung aming kaso according to SOJ dahil pinatunayan nila sila ay nagkakampihan. Eh, let's be honest, may puntos dun si SOJ. Ha? Sa isang banda, may punto ron siya at posibleng tama siya. Pero sa isang banda rin, posibleng mali siya. Bakit? Kasi nga, baka kaya sila sabay-sabay umurong dahil sabay-sabay silang tinakot. At ngayon, nung umalis kayo, tandaan natin nawala si SOJ, biglang nagkaroon ng abogado itong mga ito. Nag-aatrasan na. Kaya sabay-sabay nagsiatras. Kasi pare-pareha sila pinilit. Pare-pareha sila tinakot. Pare-pareha sila napilitan na binigyan lang ng abogado na hindi nila kursanada. At ngayon, sabay-sabay sila nagkaroon ng abogado na nakalagay naman sa saligang batas. So, pwedeng posible yung dalawa. Yung dalawang angulo. Pwedeng tama si SOJ eh. Pero pwede rin tama yung sinabi kong isang angulo. Ayun na lang, papatunayan. Sino yung tamang angulo? Ang bottom line doon, para mapatunayan yung angulo na yon, totoo bang pinilit? Kasi pag pinilit siya mga yan, syempre, pag pinilit mo isa, pipilitin mo lahat. Ah, di ba? Sabay-sabay sila magre-recant, sabi nila. Di may conspiracy sila na itago yung katotohanan. Nagsalita na sila sa dati ng iba-ibang panandalita nila sa bawat affidavit, iba-iba sinasabi nila, nagtutugma lang sa maraming punto, ngayon pare-pareho na sinasabi nila. Isa lang naman ang pare-pareho sinabi nila eh, which is possible. Ano yun? Tinakot sila, sinaktan sila, pinilit sila. Hindi ba posible yun? Ang pinag-uusapan lang dito ay hindi yung pinagbibintangan kayo. Ang tinapag-usapan dati yung possibility. Sana imbestigahan nyo muna, posible bang tinakot sila? So this is a conspiracy, to cover up this crime, this terrorism that happened in our country, which we cannot countenance and we cannot stand for. Hindi natin pwedeng payagan itong magtuloy-tuloy itong kalokohan na to na pumapatay sila ng tao, ang gobyerno pa ang mali. You mentioned terrorism, sir. Will you be using this? Ha? Na pumapatay sila ng tao, na gobyerno pa ang mali. Baka ikaw lang ang sinasabi nilang mali, hindi gobyerno. Ay, Emilita Hader, ma'am, Nanay Emmy, shout out. Sabi niya, bakit di ako nakakatanggap ng notification? Ay, hindi ko po alam. Click nyo lang po yung notification bell. Makakatanggap po kayo. Oh. Baka hindi naman nila sinasabing
kasalanan ng gobyerno, baka sinasabi kasalanan nyo lang or kasalanan nung nanakot. Terrorism will be definitely. Terrorism talaga. Naks. Terrorism talaga. Ayan ang, that's the question you always ask me that I always have no answer. Because timelines cannot be made for... Hindi kasi narinig yung, marinig masyado yung tanong. But I assume, ang tanong eh, kailan madidemanda? Kasi hindi niya masagot, tapos yung timeline, pinag-uusapan yung oras eh. Eh ano lang ba talaga pinag-uusapang oras dito? Yung demanda, kailan na yung demanda? Ayan, iwas sila dyan. Parang sa pulbos, iwas sila. For cases like this, because we work on a daily basis, we work until we finish. That's the timeline, is when we finish. BBM, correct ha? Yes. Yes, yes. And then, hindi lang sila. Alam yan, may science din kasi yan. May science din yan. Ang gate ng tao, yung tindig ng tao, kung paano siya maglakad, kaya yung basahin. Nax, may forensic sila. Ah, hindi lang sila sa laysay. Oh, yung tindig ng tao. Oh, yung parang dininin nila, madi-decide mo dun sa tao. Paano kung ganun ang mata? Ano ibig sabihin? May science dyan. Eh, yung ganun ng ganun, habang nagsasalita. May science dyan. Ano yun? Kung yung, marami na yan analytics, saka marami na yan YouTube analytics. Marami na yung proseso sa AI para ma-identify mo yung tao based on the way they move. They confirmed. I think they confirmed. Kaya pagtanda nyo ha, yung nagpuputok sila ng barel, umaapoy yung barel, may pinuputokan sila, may pinapatay yun ha. Baka akala nyo video game ha, hindi to video game. You might be forgetting it that they killed 10 people and injured another 17 people. They killed 10 people and injured another 17 people? May punto doon si SOJ. Okay, wag natin ilihis ay sila ay may napatay na tao. Kasi talaga namang namatay si Degamo eh. So may pinatay silang tao. Kaya lang ang tanong doon, una, sila ba talaga? Pangalawa, kung sila man, eh hindi nga nila tinuturo si Tevez. Baka naman may ibang mastermind. Hindi ko po sinasabi na yun ang tama, pero bakit hindi nyo imbestigahan? Yung tinakot sila, oh, this is decided na kayo, Tevez to, Tevez, 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 Tevez. Hindi ko inaalis, merong namatay. Kasi yun ang point niya, kaya pinakita niya na may umuusok pa dun sa baril. E gusto niya i-dramatize that these people are cruel. Yes, I agree with you. Kung sila talaga ang pumatay, they are so evil. Okay? I will not contest that. Kaya nga sinasabi ko, bakit ang ating pamaraan lang na itinuro si Tevez ay kinuha natin sa kamay ng mamamatay tao? It only proves yung statement natin dati. Bakit yung naituro nyo si Bantag at ang kinuha nyong statement doon sa pumatay kay Percy Lapid? Mamamatay tao po yan. Preso po yung iba dyan. Galit kay Bantag yan. Kasi ganun niya pinapapicture eh. Umuusok. Masamang tao tong mga ito. Ngayong sila ay umuurong, pinapalabas nyo masamang tao. Yes, again, I agree. Pero bakit dati? Puring-puri kayo. Case closed dahil sa mga salaysay ng mga mamamatay tao na di umano ay tinuturong mastermind si Bantag at si Tevez. And we're taking it lightly? No, mali ang government to investigate it and to file cases? No, we are not taking it lightly. We are taking it fair. Lahat ng angulo, imbestigahan, nang hindi makawala. Isipin mo, paano kung hindi si Bantag ang pumatay kay Percy Lapid? Paano kung hindi si Tevez ang pumatay kay Degamo?
Eh di nagkukuyakuyakoy. Yung pumatay. Tingnan ang angulo. Yun lang. Investigate it like a professional investigators. Wag natin idaan sa level natin. Itaan natin sa level ng ibang bansa. Paano ba sila mag-imbestiga? Let's learn from them. Una, iniimbestigahan yung mga dikit. Bago pumunta sa kahawa, yung dikit muna. Yung insurance, yung pamilya. Ganun mag-imbestiga ng professional, hindi diretso. I don't think it's right. Ay, road to 85K, oh. Sa mga hindi ko pa po subscriber, ha? Subscribe po kayo. Thank you, ha? They were all, they all came into custody, we assured them that their families were okay. So, pinasundo yan formally. And, yun nga, they were shown to the families for those who wanted to show themselves. Except for one who didn't want to see her husband, but just wanted to be safe, just the same. Yung kay Rivero. Na meron siyang exit, na umexit na sila, at sumulat sila, nagpapasalamat sila sa tulong na ginawa ng gobyerno para sa kanila. Sir, sino yung medicine na Rivero? Tama ba? Rivero, and? Pamilya. Family ni Rivero. Yung asawa niya at saka yung anak niya. Pero yung asawa niya nga, ayaw na siyang kausapin. Ayaw na siyang bisitahin. Kaya yung kanyang yung habeas corpus niya. Nag-file siya ng habeas corpus, siya ang pumirma, hindi man pinirmahan ng abogado. Shame on that guy. Shame on that lawyer. Sir, ano mangyayari dun sa ibang mga pamilya nasa under WPP? Hindi, wala nang sumama sa WPP. But what we do kasi is assist them when we can, if they ask for it. Pero pag ayaw nila magpa-assist, okay lang eh. Kasi ito naman programa ng gobyerno yan, di ba? Well, abangan natin. Kung talagang yung pamilya nila wala na. Ha? Wala naman daw pumunta sa witness protection program. So, ibig sabihin, they are free to go wherever they want to go. Pwede silang pumunta sa Lister. Ano yun? Yung kay ano? Oh. So, ayaan natin sila. Malalaman natin yan. Kasi ito ay salita ni SOJ. Malalaman natin, doon sa mga panig naman ng abogado, magkakaroon naman ng balita dyan. Kung talaga, kasi tatandaan natin, yung huling statement nila, iniipit ang pamilya. Ngayon, ang statement ni SOJ, wala na sa kanila. Okay? Kayo na lang sino papaniwalaan. But we will see. Kasi if hindi nagsasabi si SOJ ng totoo dito, magre-react naman yung abogado sa kabila. Eh. Makakabalita tayo yan. It's a program of government which is funded by government para tumulong tayo sa solution of crimes. Protection of witnesses. Sir, kung may exit sila? They never got into it, but they came as close as being helped by them. Inulungan nyo lang muna. Yes. Sir, paano nangyari yan? Who approached mo pagdating sa family? Who approached who? Yun ang tanong. Siya ang nagsabi. I think he's the one who said to the NBI where the family was. So, based on that, sinundo sila. Oh, si Rivero mismo nagsabi. Oh. Ah, paano natin malalaman yun? Hindi naman tayo makakaharap ng basta-basta niyan, di ba? So, the idea was to ask them to secure the family? Yes, yes. Kasi si Rivero wanted to be a state witness. Do we have any idea, sir, kung anong klaseng persuasion yung ginamit to make them change their statements? Pera yan. Pera. Ang tanong, do you have any idea kung ano nag-persuade sa mga witnesses na bumaligtad? Ang sagot ni SOJ, pera yan. Pera? You're talking about, you look at that video that was shown last night. Kung anong klaseng tao yung nagsasalita doon? Ano ba yun? Anong video yun? Kung anong klaseng tao? Anong video? What are you talking about? I don't know if you can stand the way that if your leaders would think like that and behave like that. I don't think you would want to be in this country anymore. Yes.
Oh. Ang sabi niya, kung ganyan ang magiging leader natin, ayaw niya na sa bansang ito. Yes, marami na po nagsasabi. Ah, hindi about Tevez. Marami na nagsasabi ayaw na. Sumusuko na sila sa bansang ito. But why? Too much politicking.